Ama naming makapangyarihan sa lahat, narito po kami upang magpasalamat sa lahat ng biyayang binibigay mo po sa aming mayaman na kalikasan, mga kakayahan, at tibay ng loob. Maraming salamat po. Basbasan mo po at gabayan ang aming mahal na inang bayan at ang aming mga leader na pangalagaan ang aming kinabukasan bilang susunod na henerasyon ng aming mahal na Pilipinas. Gabayan mo po kami sa harap ng pandemya at protektahan mo po kami. Ipakita mo po sa amin ang tamang daan upang malagpasan namin ito at lahat ng mga darating pang sakuna, kalamidad o anumang hamon. Lahat ng ito ay tinatanggap namin bilang pagsubok lamang upang lalo kaming sumampalataya sa iyo. Naway matamo namin ang ganap na pagkakaisa bilang isang bayan. Turuan mo po kaming maging mapagkumbaba at laging unahin ang aming kapwa bago ang aming mga sarili, lalo na ang mga kapuspalad, mga dumaraing at ang mga nais na marinig, pati na rin ang mga kababayan naming naghahatid ng mahalagang serbisyo sa kapwa, maging dito sa Pilipinas o sa ibang bansa. Patatagin mo po sana kami bilang tao at bilang isang bayan na laging nananalig at naniniwalang hindi mo po kami pababayaan kailanman. Salamat Panginoon sa lahat ng iyong blessing sa amin. Ito po ang aming dasal. Amen. Rise and shine, Pilipinas! Bangon na! Bangon na! Pagbuntag sa atong mga kaigsoonang nakasubaybay sa atin ngayong umaga, karumbuntaga. Ako po inyong Tito Alz Aljovendio. Happy, happy Valentine's Day sa lahat. Ayan, si Joey and Pipi. Ano ba ang dapat abangan ng ating mga ka-respi ngayong Valentine's Day? Uy, maligayang araw na mga puso sa ating lahat. Ito, isang LGBT couple, isang gay at isang lesbian po ang makakasama po natin mamaya dito sa studio para magkuwento po ng kanilang winner na love wins relationship. Abangan niyo po yan. Ako po si Diane Kinerchi. Happy Valentine's Day! Happy Valentine's Day, Diane! Tito Aljo, Joey, shoutout muna sa ating props men. Nakikita niyo to, ha? Para sa ating special Valentine's setup today na tamang tama naman sa ating special guest na manghaharana sa ating mga ka-RSP na si Jovi Angel. Ako naman po si Chi Atienza Valdepenas. At nagbabalik nga po ang inyong lingkod, Joey Gilas. Aba, kailan pa nga ba the best pag-usapan ng love? E di ngayong araw. Kaya naman, ang tanong ng bayan for the day, ano ang pag-ibig para sa'yo? Ay, maganda yan. Nako, ha? Ha? Sasagutin natin yan mamaya. Fifi, HBD! Rise and shine! Happy Valentine's Day sa lahat! Eh, ako naman po, ang yan, Traffic Chick, Fifi. Mamaya ay dadalhin tayo sa isang resto na aking kumaring si Carla Paderna sa Special Hearts Day feature ng Sarap Pinoy. Alright, so isa-isahin na muna natin ang headlines mula po sa mga pangunahing broadsheet sa buong kapuluan. Mula po sa Philippine Daily Inquirer, Marcos Jr. Duterte still lead in Pulse Asia poll. Banner story naman ng Daily Tribune, Sara, BBM keeps poll positions in survey. Ito naman ang pasabog ng Manila Standard. Sara leads by a mile for VP. Headline mula sa Manila Bulletin, Philippines alert status known today. Banner story in the Philippine Star, DILG poisons rats versus campaign health protocol violators. Right, so panahon na ng kampanya, ha? So sundin lang natin ang pinatutupad na mga minimum lang naman yan. Minimum health standards or health protocol sa
huwag po tayong pasaway dahil meron pa rin COVID-19. Maawaan pa rin tayo ng COVID-19 pero hindi na nga severe, kaya magpabakuna na. Tama, alam mo, speaking of bakuna, ngayong Valentine's Day, tayo po ay magpabakuna na kung wala pa dahil yan po ay manifestasyon na mahal niyo po ang inyong sarili dahil gusto niyo po ng proteksyon laban po dito sa COVID-19 at pagmamahal na rin po yan sa inyo pong mga kaibigan at kapamilya dahil sila po ay mapoprotektahan din po. Ito, speaking of COVID-19 status, ang tanong ng marami, ano kaya ang magiging alert level natin after February 15? Dahil ngayon pong Valentine's Day, pag-uusapan din po yan ng IATF kung ano po ba ang mangyayari, magde-de-escalate ba tayo, magluluwag ba yung mga restrictions? Yan po ang ating alamin din ngayong araw. What do you think, Joey? Nako, excited na nga tayong lahat na malaman kung ano ang magiging bagong alert level ng, well, NCR at ng buong kapuluan. Nako, ano nga kaya? Pinakaiintay-intay ng sektor ng negosyo ang pag-de-escalate natin sa alert level 1. Pero ang pagkakaalam ko, ang gobyerno natin talaga, ha, medyo naghahanda na tayo sa transition natin papunta sa new normal. New normal po, ha, hindi normal. So ibig sabihin, may pag-iingat pa rin tayong gagawin kahit tayo ay makatawid sa new normal. Chi! Speaking of new normal, no, Joey, at mukha naman talagang doon na tayo papunta. Actually, today, nag-issue ang statement ang WHO na sinuportahan ng Okta Research Group na sinabi nga na the worst is over na raw para sa Pilipinas. Which hopefully talagang ito na nga ang mangyari dahil alam mo talaga, Joey, ang daming mga naghirap within 2 years na pinagdaanan natin na ganito na sana talaga makamove on na tayo at maging better ng ekonomiya natin ngayong 2022. Fee? Habay kung yung normal lang nila pag-uusapan ngayon, makikita na agad natin, meron ng pagsikip sa daloy ng mga sasakyan para doon sa mga padiretso ng southbound ng EDSA. Mula na po yung mabagal na daloy ng mga sasakyan dyan sa may Kaingin Road pagkatapos sa Balintawak at diretso na hanggang sa may North Avenue. Bagyan luluwag pagdating dyan sa may MRT pero asahan pagbaba ng Quezon Avenue flyover ay tuloy-tuloy na yung slow-moving traffic situation from Quezon Avenue hanggang sa may Santo Alam flyover at Ortigas flyover. Kaya sa ating mga kabibe na galing ng probinsya at sa mga papasok sa mga trabaho, tayo po ay gumising na maaga, marami na alternatibong ruta kung sakaling tayo ay malilate sa ating mga papasukan. Alright, Taffy, maraming salamat. Samantala, ito muna tayo sa ating mga balita. Nakatakdang i-anunsyo ng Malacañang ngayong araw ang panibagong paiiraling alert level sa bansa simula 16 ng kasalukuyang buwan, Pebrero. Ito'y tatalakayin ng IATF o itong Interagency Task Force at kung handa na ba ang Metro Manila sa alert level 1. Sa ilalim nito, 100% na ang ipatutupad na venue capacity sa iba't ibang aktibidad, maliban na lamang sa mga lugar na may granular lockdown. Kasabay naman dyan ang mahigpit ding pagpapatupad ng minimum health protocol. Ngunit tayo kay Secretary Eduardo Anyo ng DILG, kailangan pang bantayan ang sitwasyon, lalo na't kabila ang campaign activities para sa dalalapit na halalan 2022. Sa Makati at Mandaluyong City, nag-igot ang team ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos kahapon. Samantala, may paalala naman ang Philippine National Police sa mga nangangampanyang kandidato. Si Bea Bernardo sa detalye, Rise and Shine, Bea! Sa ika-anim na araw ng pangangampanya para sa national and local elections, mga taga Makati City ang pinuntahan ni Presidential Candidate Bongbong Marcos. Kasama niya ang kanyang anak na si Sandro Marcos at ilang senatorial candidates sa ilalim ng kanyang partido. Hindi naman nakadalo ang kanyang katandem na si Vice Presidential Candidate Sara Duterte. Pagdating ng hapon, mga taga Mandaluyong City naman ang kanyang niligawan. Formal namang inindurso ng El Shaddai ang tambalang Marcos Duterte para sa hatol ng bayan 2022. Kabilang si dating Public Works Secretary Mark Villar at dating PNP Chief Retired General Guillermo Eliasar sa inindurso nilang senatorial candidates. Kapwa, nagpasalamat ang Marcos Duterte tandem sa suporta ng nasabing religious group. Kami po ni Indresana ay nagsimula ang aming kampanya ng aming paghihigayin ng pagkakaisa. Hangal po namin ang tagumpay ng mga Pilipino at ang buong bansa.
Samantala, maraming pinaalala ng Philippine National Police sa mga kandidato na sumunod sa itinakdang alintuntunin ng MMDA na huwag mag-caravan sa mga pangunahing kalsada tuwing weekdays. Giit ni PNP Chief Police General Junardo Carlos, dapat ay hindi maging dahilan ng delay sa trapiko ang mga isinasagawang kampanya ng mga kandidato. Sinabi rin ni Carlos na handa ang PNP na magbigay ng tulong para matiyak na magiging maayos ang campaign caravan. Bea Bernardo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Patuloy ang pag-ikot ng BBM Sara Tandem sa mga lalawigan. Sa araw na ito, nakatakda ang kanilang campaign rally sa Tugigaraw City. Si Daniel Manalasta sa detalye live, Rise and Shine. Daniel, kamusta dyan? Yes, Dayan, inaantabayan na nga ang pagdating ni presidential candidate Bongbong Marcos Jr. dito sa Tugigaraw City, dito sa Cagayan. Ito para personal na dumalo sa birthday ni dating Senate President Juan Ponce Enrile. Ngayong umaga magisimula ang programa para sa birthday ni Enrile na nagdidiriwang ng kanyang 98th birthday. Kasabay nito, Dayan, inanunsyo ni Katrina Ponce Enrile, anak ng dating senador, na bubuksan din ngayong araw ang panibagong headquarters ng Marcos Duterte Tandem dito sa Tugigaraw. Matatanda ang Nobyembre ng nakalipas sa taon, inendorso ng mga Enrile ang kandidatura ni Marcos. Samantala, mamayang hapon naman, Dayan, pupunta si Marcos Jr. sa Quezon City para dumalo sa campaign rally sa Amoranto. Ito naman ay inorganisa ni anak kalusugan Representative Mike Defensor na tumatakbong mayor ng Quezon City. Inaasahang dadalo naman doon ang kanyang running mate na si Vice Presidential Candidate Sara Duterte Carpio. At yan muna ang pinakahuling update mula dito sa Tugigaraw City. Dayan. Maraming salamat sa iyo, Daniel Manalastas. Mga taga Pasay City naman ang binisita ni Presidential Aspirant Isko Moreno. Habang ang iba pang kandidato sa pagkapangulo naman sa e-rally ng Commission on Elections. Si Noel Talakay sa detalye. Rise and shine, Noel! Naniniwala sa presidential aspirant Faisal Mangundato na maganda ang adhikain ng Commission on Election para sa mas mahigpit na health protocols sa pangangampanya, kabilang na ang pagbabawal ng pagkamay, pagyakap at pag-selfie. Isinusulong ni Mangundato ang pagbuhay sa ekonomiya ng bansa. Isaanya sa pagtutuunan niya ng pansin ay ang masilop na paggamit ng pondo ng pamahalaan. Maganda ang programa ng pumili. Pero maraming sumusuway, hindi sumusunod sa mga rules and regulation ng ating community. Sa ikalimang Commission on Elections e-rally kagabi ay nagpahayag naman ng kanilang mga layunin ang ilan pang presidential balls. Ipinahayag ni Dr. at Attorney Jose Montemayor na kailangan maging compassionate ang isang leader ng bansa at dapat ay maalam din ito sa virology. Pangunahin sa kanya ang pagsasaayos ng healthcare system sa bansa. We will handle COVID and not only COVID, kundi yung lahat ng mga issues related to medicine. Dadagdagan natin yung sweldo ng mga doctor, nurses, midwives, dentists, no? At pangangalagaan natin sila. Bigyan natin ng pondo yung mga ospital, no? Lalo-lalo na yung ospital sa gobyerno at saka sa privado. At yung tinatawag natin healthcare workers. Ibinahagi naman ni Presidential Aspirant Ernie Abella ang kanyang plataforma, patas na bayan sa pamamagitan ng partisipasyon ng mamamayan, gobyernong nararamdaman sa pamamagitan ng kanyang 10 economic agenda, matatag na bayan sa pamamagitan ng mga tao at mga kabataan. What we want is a nation that is hopeful. We want a nation that is rich in resources, but not only that, so that we can have a nation na isang bayan na nararapat para sa mga Pilipino at mga Pilipinong nararapat para sa bayan. Pwede pong magsimula ang siglo Pilipino, the rise of the Philippine nation. Naniniwala naman sa presidential candidate Norberto Gonzales na kayang sugpuin ang korupsyon sa bansa at importante anya ang sistema at pamamalakad sa lipunan ng isang bansa. Hindi pwedeng sugpuin ang korupsyon sa Pilipinas. Hindi totoo yan. Dahil nasugpo yan sa ibang bansa. Isasagawa naman ang proclamation rally ni Gonzales sa February 19.
Nagsagawa din ng motorcade rally ang grupo ng laban ng masa at ng kanilang Sama Summit sa Malabon para ikonsulta sa mga mamamayan ang kanilang mga plataforma. Pinag-usapan sa Sama Summit ang pagsasabatas ng SOGIE Bill, marriage equality at kung paano naapektuhan ang mga LGBTQ+ na mga anti-poor policies. Umikot naman si Mayor Isko Moreno sa Pasay City. Masaya itong nakipag-fist bump sa mga tao. Ilang beses din itong bumaba sa kanyang sasakyan at niyakap ang mga matatandang dinadaanan. Hindi rin nito maiwasang makipag-gropi sa mga tao. Noel Talakay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas. Sige. Wala sa taas si Prof sa bahay niya dahil umuulan. Inuulan nga siguro, no? Nag-coaching nga ako ngayon, hindi ako nagbutor eh. Umuulan. It's a rainy Valentine's Day. So ibig sabihin, kailangan natin lahat magsuot po ng kapote ngyon. Ay, oo, tama. Helpful yun. Baka anong mangyari? Oo, magkasakit ka. Kaya stay indoor na lang, probably. Paano yung mga al fresco date, di ba? Kung wala lahat yung scratch. Ganyan pa naman ang uso ngayon ano, sa mga restaurants, al fresco eh. Yung safe dating sa new normal. Gusto ko yung, nandiyan na. Nandiyan na si Prof. Hihirit sana ako. Anyway, Prof, good morning. Good morning, Aljo, Dayan, Chi, Joey, NPT. Happy Valentine sa inyo. Rise and Shine Pilipinas. Alamin na pa natin kung anong inaasahan natin magiging kayo ng ating panahon ngayong araw ng Lunes, February 14. Maalinsangan at maulap na kalangitan ang naranasan natin hindi lang dito sa Metro Manila, pati na rin sa malaking bahagi ng Luzon kagabi. Sa ngayon nga ay may mahinang pag-ambon tayong nararanasan dito sa Metro Manila, kaya sa loob muna tayo ngayon. Ito yung dahilan na dahil na rin sa pag-iral ng Easterly, so yung maalinsangang hangin nanggagaling sa Pacific Ocean, ang dominant weather system ngayon sa bansa. Ito rin ang dahilan kaya naitutulak nito pa north, northeast monsoon natin, northeast monsoon o Amian, pa norte, kaya umiiral ang shear line ngayon sa extreme northern Luzon. Ngayong araw ng Lunes, inaasahang magiging maulap ang maghapon sa Batanes at Cagayan Valley at sa bahagyang maulap naman dito sa Ilocos Region at Cordillera Administrative Region dahil naman sa mahinang Amian. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, makakaranas naman ang bahagyang maulap na hanggang sa maulap na kalangitan, epekto pa rin ang pagbugso ng easterlies na magdadala ng mga localized thunderstorms. Makita natin sa ating satellite image na halos walang gaanong makakapal na cloud clusters sa tumatawid ngayon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pero may mga inaasahan pa rin tayong mga localized thunderstorms na maaaring mabuo lalo na pagdating ng hapon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Wala naman tayong inaasahang mabubuong sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Air Responsibilities sa mga susunod na araw. Ngayong araw ng Lunes, halos wala tayong naaasahang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, maliban na lang sa maulap na kalangitan na may kasamang katamtamang lakas ng pag-ulan dito nga sa Batanes, Cagayan Valley, sa Aurora at Quezon. Ang aasahan umaga pa lang. Samantalang bahagyang maulap na kalangitan naman ang aasahan natin sa northern section ng Luzon, ang iiral umaga pa lang dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa Central Luzon at ganun din dito sa Metro Manila. Pagdating ng hapon, mas malawak na ang sakop ng mga lugar na makakaranas ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa ng pag-ulan dito sa Isabela, Nueva Vizcaya, Bicol Region, Palawan at sa natitirang bahagi ng Luzon. Hindi pa rin mawawala yung mga mahihinang pag-ulan sa hapon sa Baguio City, kaya doon sa mga may lakad o may gimmick mamayang gabi, magdala pa rin po tayo ng payong para sa mga mahihinang pag-ulan maaring maranasan. Sa Visayas, umaga pa lang, may pagsikat ng araw ang aasahan dahil sa bahagyang maulap na kalangitan ang iiral sa malaking bahagi ng Kabisayaan. May mga inaasahang mahinang pag-ulan dito sa eastern at central section ng Visayas, particular na nga dito sa Samar at Leyte provinces, ganun din sa Cebu, Bohol, sa Negros provinces at Panay Island, dala ng mga localized thunderstorms pagdating ng hapon. Sa Mindanao, maaliwalas at may pagsikat din ng
araw sa umaga ang asahan, pero pagdating ng tanghali, bahagyang maulap na kalangitan na may kasama mga kalat-kalat na localized thunderstorms ang asahan sa ilang bahagi ng Mindanao, lalo na dito sa may Caraga, sa Northern Mindanao, sa may Davao Region, sa Buanga Peninsula at Soxagen Region dahil pa rin sa kaulapang dala ng Easterlies. Ngayong araw ng Lunes, dahil na rin sa pag-iral ng shear line o sa extreme northern Luzon, naglabas ng gale warning ang pag-asa sa karagatang nakapaligid sa Batanes. Inaasang aabot sa 2.8 to 4.5 meters ang taas ng mga pag-alon dito, kaya pinapayuhan ang mga mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat na iwasan munang maglayag sa mga nasabing karagatan. At ligtas naman po tayong pumalaot sa mga natitirang bahagi ng karagatan sa paligid ng bansa. Sa mga sandaling ito, nasa 26 degrees Celsius ang damang temperatura dito sa Metro Manila. Nakunan ko nga kanina yung itsura ng ating kalangitan dito sa Metro Manila at sumalubong habang sumisikat ang araw kanina lang. Sa mga oras na ito, bahagyang maulap ang kalangitan nakita natin dito sa Metro Manila at sa mga kalapit na lalawigan nito, maliban na lang sa General Nacar at Infanta Quezon na nakakaranas kayo ng maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan dala ng Easterlies. Pagdating ng hapon o gabi, asahan pa rin ang bahagyang maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Dahil pa rin sa hindi pa naman po tapos ang panahon ng amihan sa bansa, makikita nyo sa inyong TV screens ang ilan sa mga lugar na makapagtala ng mga mabababang temperatures umaga pa lang kahapon. Naitala sa Baguio City kahapon ang 4:50 a.m. ng umaga ang 14.5 degrees Celsius na temperature, samantalang naitala naman sa Pag-asa Science Garden sa Quezon City alas 5 ng umaga ang 24.4 degrees Celsius na temperature. Sumikat kanina ang araw 6:21 a.m. samantalang ang sunset mamayang eksaktong alas 6 ng gabi. Matapos ang isang buwan, magpapantay na muli ang haba ng araw at gabi dito sa bansa. Tumutok lang po palagi dito sa PTV4 para sa pinaka-latest updates sa magiging lagay ng ating panahon. Ako po si Edmond Rosales, naghahatid sa inyo ng ating info-weather ngayong araw ng Lunes. Lagi maging handa, may bagyo man o wala. Wala po dito sa inyong morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Balik tayo dyan sa inyo sa studio, Aljo, Diane, Chi, and Joey. At salamat sa iyo, Prof. Ed, ha? Oh, heto muna tayo sa tanong ng bayan. Nako, importanteng tanong to eh. Ano ang pag-ibig para sa iyo? Ayan. Ako parang final question to ah. Unahin natin itong si Diane. Diane, ano nga bang pag-ibig para sa iyo? Thank you for that question. Tama, ay palakpakan ng audience. Ito, para siguro mas maparating ko kung ano para sa akin ang pag-ibig. Ihahalintulad ko siya sa isa sa paborito kong inumin tuwing umaga, ang kape. Ang pag-ibig ay parang kape. Kapag hinayaan mo, pinabayaan mo, lumalamig. Kasi di ba ang pag-ibig dapat talagang deliberate ginagawa mo na inaalagaan mo siya. Kapag tumatagal, baka minsan nawawala na yung pagsuyo mo sa iyong minamahal. Kailangan nandun pa rin talaga yung pag-aalaga at oras para sa kanya para hindi lumamig ang relasyon. Kape talaga, hindi pwedeng gatas pag pinabayaan. Hello everybody, happy Hearts Day, especially to my youngest daughter, Diane, who is so much in love with broadcasting. Ang araw ng mga puso ay pagpapaalaala sa atin na ang pagmamahal ay maaari natin magbahagi kahit kanino paman at sa iba't ibang pamaraan. Pagmamahal sa magulang, sa mga kapatid, sa ating kapwa. Kaya kami ay nagpapasalamat ng iyong ama dahil sa pinakikita ko pagmamahal sa amin at sa ating pamilya. Sana ay ipagpatuloy ko ito at sana ay balang araw ay makatagpo ka rin ng isang tao, partner sa buhay na magmamahal. Happy Hearts Day! Wow naman! Happy Valentine's Day, Mother! Sabi nga namin mga magkakapatid, si Mama ang aming forever Valentine. Oh, at saka kaming mga anak niya, nilalako na kami talaga. Nilalako na kami. Pero Ma, I love you and thank you. Tama ka, ang pagmamahal ay ano, hindi lamang naman sa special someone, di ba, na partner mo in life. Pero yan ay para rin sa pamilya at magulang. Love you, Ma! Thank you! Na-touch po ako. Thank you very much.
Samantala, balikan naman natin ang sagot ng iba pa nating mga ka-RSP Barkada mamaya. Ito para sa mga wala pang date place mamaya. Check nyo itong restaurant sa Quezon City na may pandar na Filipino cuisine at cozy ambiance. Dito lang yan sa Valentine's Special ng Sara Pinoy. Happy Hearts Day! Welcome po sa mga pagkain na malapit sa puso at panlasa ng mga Pilipino. Sara Pinoy! Para po sa mga mag-partner dyan na wala pang idea kung saan magse-celebrate ng Valentine's Day, sagot ko na yan dahil meron po tayong na-discovering isang restaurant dito sa Quezon City, ang Esmeralda Kitchen. At matitikman po natin ang kanilang Valentine's Special Menu. Kaya ano pa pong hinihintay natin? Subukan na natin to! Cozy feels, Filipino cuisine, at nagsasarapang pastries. Kung yan ang hanap nyo, perfect ang resto na ito para sa inyong Valentine's date. At ngayong umaga, tuturuan tayo ni Chef RJ kung paano gumawa ng paella valenciana na kasama sa kanilang Valentine's menu this February 14. Good morning, Chef! Good morning! Paghahaluin lang natin yung olive oil tsaka yung konting annatto oil for color. So frito is like the holy trinity of Spanish cooking. So okay, onion, garlic, tsaka tomatoes, yan. Lalagyan pa natin ng konti pang onion. Tapos yung garlic. And then garlic. Okay. Konti lang. Muna. Okay, let's use our hand. Yes, ang pagigisa talaga ay nakuha natin sa Spaniards. At tsaka yung tinatawag nating sangkutsa. Bell peppers. This is our parsley. Lalagay na natin yung rice. Lagyan na natin ng seasoning. Lagay ko na lahat yung pepper. Okay. And then salt. Pag incorporated na siya, this fix the paella. And then we'll top it already. So gagawin na natin, alternate lang tayo hanggang ma-fill natin yung buong sides ng clams tsaka ng tahong. Ayan. Tapos chorizo. Bandang loob. So, ito lang. Sprinkle natin around. Lagyan din natin ng bell peppers. Bell peppers. Lalagyan natin last, yung French beans. Kalat din. Ang ganda. Ang ganda ng effect ng French beans. So, yan. So tapos, lalagyan natin ng konting lemon sa gitna. Ayan. Festive na festive. For the family. Yan. Beautiful. Wow! Luto ng ating paella valenciana. Of course, this is my favorite part. Tikman na natin ang kanilang Valentine's menu. Yes! Okay, Chef. After natin magluto ng ating paella valenciana, it's time. Natikman naman natin yung inyong Valentine's Special Menu. Yeah. Okay, so ngayon, andito nasa harapan natin ang inyong Special Menu for Valentine's. Yeah, so first off, you'll be served an assortment of breads. Tapos meron tayong quesong putita na pa-spread. Tapos susundan niya ng dalawang soup made of tanglad and kalabasa. Titikman mo yung tanglad. May hint lang siya ng tanglad. Then, you'll be served one steak dish, yung ating kaping barako, crusted steak, yung salted egg, shrimp thermidor naman. Nag-explode yung flavor, iba-iba yung lasa. Oo, kasi sanay kapag ganito cheese lang eh, pero ito parang salted egg, tapos sobrang sarap nung ginataang spinach. Tapos, you'll choose one paella. It's either the paella valenciana, the one we made earlier, or yung paella negra naman, the black rice paella. Okay. Yung flavors ng yung past and childhood. So good. So good, gawa mo yan. Galing. And then, finish everything off. Meron tayong tostado cheesecake with fresh strawberries. Wow. Sarap talaga. Ang sarap. Leche flan yung asa gitna. Leche flan cheesecake. Wow.
For a price of 1,950, you get everything here on the table already. 1,950. Wow. Again, thank you so much, Chef. Ang dami kong natutunan, masalo na ang pagluluto ng paella valenciana. And thank you for hosting us this morning. At pinatikim niyo sa amin ang inyong Valentine's special menu. Ang mga pagkain na malapit sa puso at panasa ng mga Pilipino, sarap Pinoy! Ito po ulit si Carla Paderna. Oh, sarap nun. Paborito ko yan. Nagutom ako. Ewan ko sa inyo. Ako, ang tingin ko, torture. Pasakit. Yan ang dulot sa atin yung si Carla. Parang siya pinakamasarap ang trabaho dito. Parang nakakatakam lahat ng mga kinain niya doon, ha? Dapat kasi magdala dito. Kapadala dito. Paramatic man. Para may food review din tayo, di ba? Pero pag Valentine's, I'm not sure kung ito yung tamang panahon para lumafang ka talaga, di ba? Actually, totoo. Siyempre, pa-cute-pa-cute muna, mga. Pasubo-subo ng isa-isa lang. Nako! O, samantala, ha, si Chi naman ang tatanungin natin. Yeah. Nang tanong ng bayan. Nako! Natakot ako. Candidate number two. Candidate number two! Ano ang pag-ibig? Ano ang pag-ibig para sa'yo? Joey, para sa akin ang pag-ibig is sakripisyo. Sacrifice. Kagaya ng ginawa ni God, ni Jesus para sa atin on the cross. Diba? Nag-sacrifice siya ng sarili niya para sa atin. Para sa akin kasi, kung mahal mong isang tao, lagi mong gagawin kung anong tama, kahit minsan mahirap para sa'yo. Hindi yan para sa asawa lamang, ha? Para yan sa kaibigan, katrabaho, lahat ng mga kasalimuha mo. Dapat lagi ka magsasacrifice for them. Dahil dapat iisipin mo lagi rin kung anong makakapabuti sa kanila. Pati sa mga taong bayan. Diba? Pero totoo yan, ha? Marami sa mga loved ones natin, puro pasakit. Patience ang kailangan. Kasama sa pag-ibig yan. Hi, Chi. On behalf of the kids and the family, I would like to honor you. Today is all about the celebration of love, friendship, and admiration. We are so lucky to have you, Chi. Always continue serving others with your enormous heart and keep on putting God in the center of everything. We love you and happy Valentine's. Happy Valentine's Day to my favorite and the most beautiful television broadcaster by the name of Chi Atienza Valdepeñas, only because she is my daughter. Anyway, sana Valentine's Day, date mo kay Bon. Umisip ka na maganda para hindi mo ganap ng bagong Valentine's Day. Date si Bon. Okay. Enjoy your Happy Valentine's Day. Sila ang dalawang pinakamalapit na lalaki sa buhay ko. Ang daddy ko at of course, ang asawa ko. Namumula ang mata, oh. Hindi lang damit yung namumula, ha? Kaya Dracula na. Nung nagsalita si Kuya Bon, oh. Ilang years na mo kayo married? 15. 15 years? 15 years na. With 3 kids. Blessed with 3 kids. Wow. Kaya, yeah. Love. Sige, balikan natin yung mga usapang pagmamahal, ha? Okay. Dahil mamaya na lang, hihirit ako. Kamusta na kaya Valentine's Monday traffic sa Metro Manila? Magaan kaya o nakakabigat na ng puso? O alamin na natin, balikan natin ang ating traffic chick na si Fifi. Fifi, anong chika on the road mo? Chika on the road! Rise and shine! Ito ay Rise and Shine sa ating mga kabibes. Sasalubong sa'yo ngayong Lunes ng umaga ang napakahabang pila ng mga pasahero para doon sa mga sumasakay papunta ng EDSA Busway Caloocan Station going southbound. Ito kabibe ngayon, papakita natin ngayon ang napakahabang pila. Ito ba yung sa Benin Street? Yung pinakatumbok niyan, kakanan ka na pa EDSA. Pero kung susumayin po natin, kailangan pa dumaan doon yung mga paseherong para mahanap ang pinakatukod ng trap, nung pinakapila, no, dahilan para talaga umabot ng 30 minutes yung kanilang paghintay mula doon sa pinakatukod ng pila. Hanggang dito pa lang yan. So imagine, mga kabibe, kung kayo po ay maghihintay pa diretso papunta doon sa may busway, another
20 to 30 minutes yan. So approximately 1 hour ang iyong bubunuin bago ka makarating doon sa mismong istasyon sa Center Island ng EDSA at makasakay papunta ng southbound. Sa ngayon, patuloy naman yung pagsunod ng mga kabibin natin sa minimum health protocols mula doon sa pagsuot ng face mask. Kuminsan nga lang, yung 1 meter social distancing, hindi na siya nasusunod. Pero agad naman napapansin yung mga pasahero na kailangan nilang umatras doon sa kanilang pila para syempre, kailangan pa rin sunod para tayo sa minimum health protocols. Pero ha, napansin natin, ang nagpapag-good vibe sa ating mga kavive despite yung haba ng pila ay yung mga nagtitindang mga kavive natin na mga bulaklak, lobo. At kita natin ngayon dyan, no? May mga pa-music pa kaya talaga medyo hindi nabobore sa pagpila itong mga kavive natin. Pero may ilan talagang medyo hindi pabore sa Valentine's Day. At muntik na sa akin, mabuhos sa kanila ng galit na walang araw ng mga puso ngayon kasi February 15 daw ngayon. O kavive, may mga bulaklak dito na inaalok ng mga tindero at tindera sa ating mga kavive na kapila rito. Puntahan nga natin to si Kuya. Ayan, tara, let's go. Kuya, rise and shine, good morning. Kayo na pa kita nakikita ang nag-aalok ng, ano, ng bulaklak. Magkano ba yan? 250 po, sir. 250. Tawag dito, ano tawag sa bulaklak na yan? Sunflower po. Sunflower. Pati nga ng sample mo. So kung hindi naman Valentine's Day, magkano usually ang presyo niyan? 300. Ngayon mas mura, 250? Ba't naman mas mura? Di ba dapat mas mahal dahil yung demand niyan? Next weekday, tumaas siya. Kagabi, bumaba. Bumaba bigla. Kamusta? Marami na bumibili ngayong umaga mga pasahero. Marami na po. Marami naman. Oh, pautang nga ako. Marami ka na palang kinita. Bukod pa dyan sa bulaklak. Ay, thank you. Bibigyan ako dapat ng bulaklak. Oo. Pero yung mga teddy bear din tayo nakikita. Magkano yung mga pricing niyan? 1,000 po. Ay, 1,000 naman yan. Sino may mga, sino single dito? Sino may minamahal dito? Puntahan natin mga pasahero natin. Kuya, single ka ba? Asawa na po. May asawa na. Pati may asawa mo. Happy Valentine's, mahal. Mahal. Pero may binigay ka ba regalo sa kanya? Opo, mamaya. Mamaya. Ano kaya regalo yon? Para kinakabahan ako, nakakaloka ka. Eto, Diyos ko po. Ay, nako, nakakaloka. Sana hindi na rin kasi sinabi niya. Ma'am, single ka po ba? May asawa na? May asawa na. O, pati niyo ba yung asawa ninyo? Happy Valentine. O, mag-social distancing ka ba kakalain yun ang asawa? Alright. Eto, sige. Itingin ba tayo dito? O, ikaw, single ka ba? Hindi ka sure? Medyo. Medyo? Paano yung medyo single? Hindi ko alam eh. Hindi mo alam. So, saan mo kayo sumagot ng medyo single, single na lang ha? O, pero mga kavive, bukod pa dyan syempre, no? Na naghahatid na rin tayo ng good vibes sa kanila ngayong Valentine's Day. Para sa akin kasi February 15 ano eh. Ngayon ang date na yan, hindi February 14. Wow, bitter talaga, oo. Pero, eto ha, ngayon, pansin naman natin, tuloy-tuloy yung dali ng mga sasakyan. Para sa mga kabibin natin, bumabiyahin ngayong Valentine's Day morning dito sa may Caloocan southbound. Pero ha, ayun na. O, ito po yung EDSA. Kita po agad natin na kailangan pa talaga nila magbuno ng ilang minuto bago sila makarating sa EDSA Caloocan Station ng busway. Pero ha, kung mapansin ninyo, ay onti lamang yung mga G, ay yung mga bus na bumabiyahin ngayon. Dahilan pa rin syempre na ilang mga operators ang hindi pa nakakapag-remit ng bayad o payout doon sa mga drivers dahilan para sila ay hindi magbiyahe dito sa EDSA Caloocan. Pero ha, asahan po mga kabibe, dahil nga ngayon ay Lunes, sa maraming parte ng southbound ng EDSA ay talagang napakahaba ng pila ng mga sasakyan ngayon from Quezon Avenue, dire-diretso ni Ortigas, Shaw Boulevard, Boni hanggang Makati yan. Pero yung northbound, walang problema dahil tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan sa oras na ito. Kung sakasakali man tayo ay maliliit sa ating mga paroroan na marami tayong maging alternatibong ruta dyan, gamitin po natin ang mabuhay lanes para syempre tayo makaabot pa rin sa ating mga papasukan. Paalala po sa ating mga kabibay mabiyahe ngayong araw, pinatutupad ang number coding scheme sa Metro Manila mamaya alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila, habang sa Makati naman buong araw. Pero modified lamang ito. Ibig sabihin, kung mag-isa ka sa iyong sasakyan at ang last digit ng iyong car plate ay numbers 1 and 2, huliin ka na at mga kasama dyan. At para sa iba pang ulat trapiko, silipin ang social media accounts ng MMDA, ang kanilang Facebook, Twitter at website. At kung may emergency man, pero huwag naman po sana, tawag na sa hotline ng MMDA na 136. Yan muna ang latest Chica on the Road. Wala rito sa EDSA Caloocan. Remember, don't be rude, be kind. And you can never go wrong with kindness. This again is Traffic Check 50 para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas!
Maraming salamat sa iyo, Fifi. O eto, pack na pack. At check the check ni LGBT Love Win Story ang tapo po natin ngayong umaga. Ang pag-ibigan ng isang gay at isang lesbian. Ano ako sa kanila? Hashtag inggit. Hashtag sana all. Sana all talaga. Okay, ang tanong ko sa inyo, paano ba kayo talaga nagkakilala? Siyempre, yun ang umpisa niya ni. And paano ito unti-unting na-develop? Ayun, nagkakilala po kami sa isang pageant sa Laguna, which is Anilag Festival, Laguna Gay Queen and Laguna Lesbian King 2019. Ayan. Ayun. Nung una po talaga, kaya po kami nagkaano. Nagkita po kami nung last day po nung festival ng lalawigan po namin. So, yun po. And then, nag-jamming po kami ng mga paan namin. Co-candidate. Yeah. Tapos dun na po nagdare-diretso. Tapos, may time po na parang hindi po kami nagkita ng 1 week. Tapos bigla ko na lang po siyang nakita sa amin. Naniligaw na po pala siya sa wow! Wow naman! Eh, kayo ang nanalo! Dahil nakatagpo kayo, no? Nagawin yung special someone. Ano ba yung, kumbaga, first impressions ninyo? Ano yung mga naramdaman ninyo? Yung una mong nakausap, nakita, si Letlie, ikaw muna. Nung nagtama yung mata, oo. Paano ang na-feel nyo? Nung una ko po talaga siya nakita, na-attract po talaga ako sa kanya kasi I didn't expect na may lalaki, tomboy na mukhang lalaki at baget yung itsura. So, sabi ko parang, kasi broken ako noon before, 7 months na akong nagsisik ng relationship. Then parang I pray to the Lord na sana I'm ready na for a long relationship. Ayan, then nakita ko naman na vision ko sa kanya na siya yun. So nice. How about you, Len? Nung una po talaga is ayoko po sa kanya. Tapos... Bakit naman? Kasi po, nung time po na nag-video shoot po kami, siya lang po yung pinakamaingay dun sa ano po namin, mga candidate po. So, yung director po namin nagagalit. Kami po, napapagod na kami dahil take po kami yung take siya, napakaingay po. Tapos, ayun, hanggang sa nung nagkasama nga po kami, doon na po nagtuloy-tuloy yung pagkasama po namin. And doon, nahulog na po ako sa kanya dahil po sa pag-aalaga niya and pag-aano niya po sa akin, asikaso niya po sa akin. Ano naman yan? Bagong hashtag. Hashtag the develop. Yan. Yung ganon. Okay, ito very briefly ha. Sa pageant kayo nagkita, nanalo ba kayo? Hindi po. Pares po kaming laglag, yes. As in, ligwalkers? Yes po. Pero yun nga, ang premyo nyo yung isa't isa. Love wins naman kasi nakita ko yung makakasama ko pang habang buhay. Yun, ang totoong corona. Corona yun, no? Yes. Kumusta ang buhay may asawa? Meron po talaga dumadating sa betrayal stage, yung married life. But, yung pundasyon po namin it's yung ano yung forgiveness at saka yung patience mo sa bawat pagsubok at saka challenging dumadating sa buhay niyo. Ayun, so mahirap pero kinakaya and for sure naman po na kakayanin pa po namin kahit anong pagsubok na magkasama po kaming dalawa. Speaking of pagsubok, Letlie, ano ba yung pinakamabigat na struggle nyo so far together? Pinakamabigat pong struggle namin is yung nagkasakit po ako. Na akala ko po yung sakit na yun ay ikakamatay ko na. So ayun po, dun po talaga tumibay yung relasyon namin na
doon na po ako, doon ko na po talaga siya nasubukan na kung iiwan niya ba ako o hindi. Dahil andun yung ano eh, salitang may mapapala ba ako dito o wala. So yun, tinignan ko sa kanya. So nakita ko naman sa kanya yung pagtsatsaga niya sa akin at saka pag-aalaga niya sa akin nung time na may sakit ako. Yan na yung sinasabing for better or worse. Tsaka yung in sickness and in health, di ba? Ito ka dyan. Tsaka alam nyo, kung naririto lang kayo sa studio at nakikita nyo silang dalawa, habang sinasagot nila yung mga katanungan, makikita nyo yung lahat, maluha-luha sila. Talagang tao sa puso ang mga sagot. Eto, ano ang pinakamalaking aral na inyong natutunan sa inyong ilang buwan na ring pagsasama bilang mag-asawa? Yan ang inyong final question. Oh, Q&A. Yes. Hindi po lingid sa inyong kaalaman na yung married life po namin, yung pagkatapos po namin ng kasal po namin, nagkaroon po kami ng malaking dagok po talaga, as in ayun po talaga yung nagbigay po sa amin ng stress pareho. Kumbaga yung betrayal stage po na yun, naghiwalay po kami ng 2 months. Then ayun nga po, kaya po nang sinabi ko sa inyo kanina yung forgiveness, ano po natin yun, isabuhay po natin yun. Kasi kahit yung taong dumapa sa atin or taong nagpadapa sa atin dun sa pagkakadapa natin or sa nagawa nating mga kasalanan, ang pinakamaganda pa rin po ay magkaroon tayo ng kapatawaran sa puso natin. Kaya po ngayon na inaayos po namin yung buhay namin bilang mag-asawa, then yun, i-center lang po talaga si God. Kasi dumating po sa stage na parang hindi na po namin bet yung isa't isa, yan, parang hindi na po namin. Pero may ganun po pala talaga na scenario na pagdating sa buhay mag-asawa. Sabi nga po ng mga namin, mga ahead po sa amin na hindi pa yan. Ano pa lang yan, sample pa lang yan. Kaya paghandaan nyo pa yung mga darating na mas malalaki pang pagsubok kasi ano na kayo eh. Tali na kayo sa isa't isa eh. Kaya dapat yun, magsuportahan, ayun, and magtulungan kung ano man po yung gusto niya, decision niya, supportahan ko, alalayan ko po siya, then ako po, kung ano pong gusto ko, alalayan niya rin po ako. Lately, Valentine's Day ngayon, ano ang gusto mong sabihin? Gusto ko pong sabihin sa kanya na kahit anong mangyari, gumising man kami na wala ng kilig, at wala, kahit po nawawalan kami ng time sa isa't isa, dito lang po ako para sa kanya. Para supportan po siya sa last. Oh, naiiyak si wala na, ayan na. Yes, Steph, para naman sa'yo, ano mensahe mo sa kanya? Kahit short lang. Ayun. From the start, hindi magbabago yung pagmamahal ko sa'yo. Kahit dumating pa yung pinakamapait na araw na sa relasyon natin, mananatili akong mananatili ako sa'yo na mahal na mahal kita. Yun lang. Ay, ako, talaga kapag you're with the right person, you will always find it in your heart na patawarin kapag merong nagagawang kasalanan. No? Forgiveness will always be there. Nako, maraming salamat sa inyong dalawa. Pero may request ako. Kunwari kasalan ulit, nagpapatunog tayo ng baso. Ding, 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 ding. Alam nyo, ibig sabihin nun. O, ito na. Camera sa kanila. Oy. Ding, 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 ding. Wow! Nako, thank you so much sa inyong dalawa at sana lalo pang tumatag ang inyong pagsasama. Dala na rin ng panahon. Yan po si Lilet at Tiffany Rosario. Ayan. Happy Valentine's Day. Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Natouch ako sa inyo. She? Samantala, nandito na ang manghaharana sa atin ngayong umaga. Please welcome Jovi Angel. Pero bago na natin siya pakantahin, Jovi, ano-ano ba mga dapat na abangan ng ating mga ka-RSP sa'yo at saan ka ba namin pwedeng i-follow? More on lumalabas po kasi sa mga indie film and actually this coming March meron po akong naabangan na international film po. Wow! Kailan lalabas yan? Wala pong exact date pero
Abangan na lang po para... Exciting. Exciting. Eh, paano naman yung pagkanta mo? Meron ba tayong inaabangan na song performance or show or something? For now po, wala pa naman. Pero I'm looking forward na sana mangyari. Alright. Thank you for joining us today. And once again, the stage is yours, Jovie Angel. My heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. And I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hand shaking, and you are the reason my heart keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. Spend every hour of every day keeping you safe. And I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. Isa nalalapit na isa na namang makasaysayang halalan. Nakabantay ang buong liga ng PTV. Mula Luzon, Visayas, at Mindanao. Masusing maghahatid ng mga balita at kaganapan. Pakikinggan ang boses ng bayan. Mapatelebisyon hanggang online. Kasama ang mga dekalibre at mapagkakatiwalaang tagapagbalita ng PTV News. Abangan ang pinakamalawak at pinakakomprehensibong pag-uulan sa Hatol ng Bayan dito sa PTV Election TV. Sa pamamagitan ng sining na ginawa ko, makapagbahagi ako ng inspirasyon at mensahe sa mga kapwa kong Filipino na sa kabila ng pandemya, may pag-asa at rason tayo para bumangon at lumaban sa buhay. Nang dahil sa aking pagtitiktok,
nabigyan ko po siya ng pag-asa at saya sa kanilang buhay, lalo na yung mga kapwa ko Pilipino at frontliners. Marami pong humanga sa aking gift art. Mas nakakataba ng puso yung naidulot na pag-asa ng aking mga obra sa ibang tao. Halina't magbigay pag-asa sa mundo at kapwa gamit ang sining. Presidential Communications Operations Office. Ako po inyong lingkod, Secretary Martin Andanar. Good morning, Rocky. Good morning, Secretary Martin. At ang bayanihan, tugan po namin i-appeal yan kahit this week po. Samahan sila Secretary Martin Andanar at Undersecretary Rocky Ignacio ng Presidential Communications Operations Office. Public Briefing. Hashtag Laging Handa PH. Eksklusibo sa PTV. Pediatric vaccination o resbakuna kids para sa edad 5 hanggang 11. Tuloy-tuloy rin silipin ang ilang bakunahan sa labas ng Metro Manila live. Iloilo City nananatiling high risk sa COVID-19. Healthcare utilization rate mataas pa rin. 6 panglalawigan nasa moderate risk naman. Sa ating government at work, 15 housing units na i-turn over sa ating mga kababayang katutubo sa South Cotabato, the National Housing Authority. Sa police report, 3 Chinese national arrestado. 3 iba pang biktima ng kidnapping na sagip sa rescue operation ng mga tauhan ng Philippine National Police. Leader ng isang drug group patay matapos na makipagbarilan sa mga police na magkahain sa kanya ng warrant of arrest. Biktima, leader umano ng Legazpi drug group. Iba't ibang gimmick ngayong Valentine's Day, alamin. Presyo ng mga bulaklak sa dangwa, magkano kaya ang itinaas? Alamin yan mamaya live! At nagbabalik po ang morning show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas sa detalye ng ating mga balita. Magsasagawa ngayong araw ang MMDA Metropolitan Manila Development Authority ng pediatric vaccination sa mga edad 5 hanggang 11 taong gulang na mga bata. Inaasang na mababakunahan dito ang mga child, mga kabataan, gayon din ang mga anak ng mga sikat na mga showbiz personalities at mga PBA players. Pangungunahan ni MMDA Officer in Charge at General Manager Attorney Don Artes ang paglulunsad ng bakunahan. Gaganapin ang bakunahan sa vaccination facility ng MMDA sa Orense Street, Guadalupe Nuevo sa Makati City. Ayon sa Health Department, as of February 11, aabot na sa 52,000 na mga bata ang nabakunahan mula sa mahigit 50 vaccination sites sa National Capital Region, Central Luzon at Bicol Region. Umaabot na sa 128,700,168 ang mga Pilipinong naturukan po ng bakuna sa buong bansa. 60,674,767 ang nakatanggap po ng first dose, habang 60,013,407 naman ang naturukan ng pangalawang bakuna. Nasa 30,797 naman ang average ng arawang turok ng bakuna sa nakalipas na 7 araw. Nasa 8,011,994 naman ang nakatanggap po ng booster shot. Mahigit 52,000 naman ang mga batang may edad 5 hanggang 11 years old ang nabakunahan laban sa COVID-19. Handa na po ang Region 1 para sa isasagawang pediatric vaccination sa mga edad 5 hanggang 11. Nasa 57,760 doses na Pfizer vaccine ang dumating sa rehiyon. Target po ng DOH Region 1 na bakunahan ang higit 700,000 bata na pasok sa naturang age group. Hinikayat naman ang kagawaran ng mga magulang na pabakunahan na ang kanilang mga anak upang magkaroon ng proteksyon laban sa COVID-19. So wag po tayong mag-alala, ang Pfizer vaccine po na gagamitin natin para sa 5 to 11 years old ay dumaan sa masusing pag-aaral ng Food and Drug Administration. At ito po ay nabigyan ng Emergency Use Authorization. So ibig sabihin, ito po ay ligtas
at ito po ay epektibo na makakapagbigay sa inyong anak ng 100% immunity against severe and critical COVID-19. Nanatiling nasa high risk sa COVID-19 ang Iloilo City dahil sa mataas na healthcare utilization rate. Ayon sa Otto Research Group, nasa 64% ang healthcare utilization rate sa Iloilo na pinakamataas sa Visayas. 25% naman ang positivity rate at 22.11 ang average daily attack rate. Nasa moderate risk naman ang Bacolod, Cebu, Lapu-Lapu, Mandaue, Ormoc at Tacloban. Bumababa naman ang growth rate sa rehiyon kung saan pinakamalaki ang pagbaba ay sa Bacolod. Samantala, patuloy na bumababa ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa huling tala ng Department of Health, nasa 3,050 ang mga bagong kaso kahapon. Dahil dyan, umabot na sa 3,637,218 na hawahan ang sakit mula nang magsimula ang pandemic. Bumaba na rin sa 81,394 ang aktibong kaso kung saan mahigit 71,000 ang mild, mahigit 4,000 ang asymptomatic at 326 ang critical. Umabot naman sa 3,500,956 ang total recoveries matapos gumaling ang 5,811 na pasyente. Wala pong nasawi kaya nananatili sa 54,930 ang bilang ng mga namatay dahil sa COVID-19. Sa Quezon Memorial Circle, isinagawa ng tambalang Lenny Kiko ang kanilang pangangampanya kahapon na tinawag na Pink Sunday. May banat pa si VP Lenny sa mga kritikong kumukwestiyon sa haba ng oras ng kanyang pagtatrabaho. Si Kenneth Pasyente sa detalye, Rise and Shine, Kenneth. Nag-ikot si Presidential Bet at Vice President Lenny Robredo sa Quezon City. Unang nagtungo si Robredo sa Quezon City Hall at sinalubong ni Mayor Joy Belmonte kasama ang iba pang konsehal sa syudad. Saka nagtungo ang Vice Presidente kasama ang Vice Presidential Bet nito na si Senator Kiko Pangilinan sa Quezon Memorial Circle para sa Grand Rally ng Lenny Kiko Tandem na tinawag na Pink Sunday. Nagmistulang dagat ng pink na kulay ang QMC dahil sa mainit na pagpapakita ng suporta ng Robredo Pangilinan supporters. Bagay na ipinagpasalamat ni Robredo. Sa kanyang talumpati, inisa-isa ni Robredo ang nagawa ng kanyang opisina sa kabila ng limitadong budget. Iginiit din niya na dapat maghanap ng resibo ang mga botante sa kumakandidato at huwag basta-basta maniwala sa mga pangako. Nagpasaring din si Robredo sa mga kritikong kumukwestiyon sa haba ng oras ng kanyang pagtatrabaho. Yung pinapakita niyong pagmamahal, yun yung nagbibigay sa amin ng lakas para araw-araw gigising ng maaga, more than 18 hours magtatrabaho. Alam ko na marami dito mas mahaba pang oras kesa 18 hours ang tinatrabaho araw-araw. Binigyang diin naman ni Pangilinan ng kahalagahan ng pagtulong at pagpapabuti ng sektor ng agrikultura sa bansa. Kung tayo ay palarin, tututukan natin ang mga nasa laylayan, ang pinakakapos, ang magsasaka, mangingisda, dahil pag sinuportahan natin sila, gaganda ang kanilang ani, gaganda ang kanilang huli, dadami ang supply ng pagkain. Kasama rin sa pangangampanya sa syudad ang senatorial slate ng Lenny Kiko ticket. Sa vice presidential race noong 2016, dehado ng mahigit 100,000 boto si Robredo kay Marco sa Quezon City. Pero tiwala ang Lenny Kiko tandem na magbabago ang ihip ng hangin sa darating na hatol ng bayan sa buwan ng Mayo. Kenneth Pasyente, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Open city na ang Quezon City sa lahat ng mga kandidato sa pagpapangulo ng bansa. Ay kay Mayor Joey Belmonte o Joy Belmonte, bari ng mga banya sa lungsod ang lahat ng kandidato sa pagpapangulo. Tungkulin anya niyang ipaalam sa mga residente kung sino ang nais silang magiging leader ng bansa. Kahapon nagsagawa ng campaign rally sa Quezon City Circle ang team Robredo Pangilinan. Noong December 8 naman, nagsagawa ng 5 oras na motorcade mula Commonwealth Avenue hanggang Welcome Rotonda ang BBM Sara Tandem.
Nangunguna si dating Senador Bongbong Marcos sa pinakahuling survey sa pagkapresidente ng Pulse Asia. Lumabas sa isinagawang survey mula January 19 hanggang 24 na si BBM ay nakakuha ng 60% ng mga respondents, habang 16% naman si Vice President Lenny Robredo. Pareho namang nakakuha ng 8% sina Mayor Isko Moreno Domagoso at Senador Manny Pacquiao. 4% ang nakuha ni Senador Panfilo Lacson, Mr. Faisal Magondadato o Mangondato, 0.3%. Dating presidential spokesperson Ernesto Abella, 0.05%. At labor leader Leody de Guzman, 0.02%. Lumahok sa survey ang 2,400 na Pilipinong may edad 18 pataas. Nanguna naman si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa survey ng Pulse Asia sa hanay ng mga vice presidential candidates na tumatakbo sa 2022 elections. Ayon sa survey ng Pulse Asia noong January 19 hanggang 24, si Duterte Carpio ang top choice ng 50% ng mga respondents, habang 29% naman ang pumili kay Senate President Tito Soto. Nasa pangatlong pwesto naman si Senador Kiko Pangilinan na nakakuha ng 11%. Na sinundan ni Dr. Willie Ong na may 5% at Congressman Lito Atienza na nakakuha ng 1%. Sina Vice Presidential Candidate Emmanuel Lopez at Attorney Carlos Serapio ay parehong pinili ng 0.1% ng mga respondents, habang sina dating Akbayan Party List Representative Walden Bello at Rizalito David ay kapwa nakakuha ng 0.02% ng mga boto. Nanguna naman sa hanay ng mga senatoriables ang broadcaster na si Rafi Tulfo na binoto ng 66.1% ng mga respondents, habang mahigit 50% ang nagsabing iboboto nila bilang senador sina Alan Peter Cayetano, Loren Legarda, Cheese Escudero, Mark Villar at Migs Subiri. Nagpaalala ang Department of Health na hindi pa rin pinapayagan ang mass gathering. Sinabi ito ng DOH kasunod na rin ang pagdalo ng maraming tao sa campaign sorties ng mga kandidato. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, bagamat bumababa ang mga kaso, nananatili pa rin ang banta ng COVID-19. Kaya apela ng Health Department sa mga lokal na pamahalaan, tulungan ang national government sa pagpapatupad ng health protocols. Gayun din sa pag-monitor ng mga ganitong aktibidad para maiwasan ang muling pagdami ng COVID-19 cases. Nanawagan din sila sa publiko na iwasan ng tumuloy sa mga lugar na marami ang tao at walang sapat na bentilasyon. At sa mga kandidato naman, git ng DOH, magsilbi sana silang modelo sa pagsunod sa mga basic health protocols. Gusto lang ho namin magpaalala sa ating mga kababayan na pumupunta sa mga ganitong gatherings, mag-iingat po tayo dahil maaari pa rin po tayo makakuha ng sakit dulot niyan. And to our campaigners, yun pong ating mga kandidato, sana po tayo po yung maging modelo para maipakita natin sa mga tao na dapat sumutupad po tayo lahat sa safety protocols. Sa ating government at work, sa Quezon City, mga biktima po ng sunog, hinandugan ng tulong. Sa Cotabato, ilang pabahay para sa mga katutubo natapos na. At sa Bataan, donation drive para sa PWDs inilunsad. Narito po ang report. Nagbigay ng tulong pinansyal ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa 13 pamilyang naapektuhan ng magkahiwalay na sunog sa Barangay Payatas at Barangay Santa Lucia. 10,000 piso ang natanggap na tulong ng house owners, habang 5,000 piso naman sa mga nangungupahan. Bukod dito ay nakatanggap na rin sila ng relief packs at ilang mga gamit. 15 housing units na natapos na ng National Housing Authority ang na-turnover sa ating mga kababayang katutubo sa South Cotabato. Ang naturang proyekto ay nasa ilalim ng Housing Assistance Program for Indigenous Cultural Communities and Indigenous People, kung saan naglaan ng ahensya ng nasa 20 milyong pondo para sa mga proyektong pabahay. Isang donation drive ang inilunsad ng Philippine Coast Guard para sa mga persons with disabilities sa Bataan. Tinawag ang proyekto na Wheelchairs for Hope, kung saan 16 na heavy-duty wheelchairs at foldable walker ang kanilang naipamahagi. Patuloy namang maghahanap ang Regional Training Center ng PCG sa Bataan ng iba pang maaring mabenepisyuhan ng proyekto. Sa ibang balita, walang tigil ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa kabila ng pandemic.
Kasunod na rin ito ng napipintong oil price increase sa linggong ito. Ayon sa abiso ng Uni-Oil, posibleng tumaas ng 1 peso at 10 centavos ang kada litro ng diesel habang aabot ng 1 peso at 20 centavos ang taas sa gasolina. Ito na ang pangpitong linggong tataas ang presyo ng langis sa bansa. February 8 nang huling magtaas ng presyo ang mga kumpanya ng langis. Sa police report, tatlong Chinese nationals ang arestado sa Parañaque dahil sa Monoy kidnapping. Tatlong drug suspect naman nahuli sa isang drug den sa Cebu City. At top 3 most wanted sa Ilagan, huli sa manhunt operation. Si Alvin Barcelona sa Italia. Rise and shine, Alvin. Tatlong Chinese national ang arestado habang tatlong kababayan nitong biktima ng kidnapping ang nasagip sa rescue operation ng mga tauhan ng Pasay Police at SPD sa Barangay Baclaran, Parañaque City. Ang mga biktima ay nabatid na dinukot sa shore residence noong February 7, 2022 na mga suspect na nakatakda ngayong sampahan ang kakulang kaso ng Pasay City Police. Tatlong drug suspect kabilang ang maintainer ng nalansag na drug den sa Sawang Calero, Cebu City ang nasa kote ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Nakumpiska sa operasyon ang nasa 12 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 81,000 pesos. Kalaboso naman ang top 3 most wanted person sa Ilagan City sa manhunt operation ay kinasa ng PNP sa Barangay Sipo, Ilagan City, Isabela. Ang suspect ay may pending warrant of arrest sa korte dahil sa kinakarap nitong 2 counts ng panggagahasa. Alvin Barcelona para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Patay naman ang isang leader ng drug group matapos magipagbarilan sa mga pulis na maghahain sana sa kanya ng warrant of arrest na botas. Kinilalang suspect na si Rodolfo Marasigan Legaspi alias Ato, na leader ng Legaspi drug group. Batay sa report ng Navotas Police, na unang nagpaputok ang suspect sa mga pulis ng baril habang papalapit sila sa bahay nito. Gumanti ng putok ang mga pulis pero tumakbo ang suspect at tumalon sa ilog. Pasado alas 2 ng hapon nang matagpuan ang katawan ng suspect na patay na at palutang-lutang sa ilog ng Barangay Tansa. Narecover ng mga pulis mula sa suspect ang isang baril, mga balat, ilang sachet ng hinihinalang shabu. Tatlong pulis ang sugatan matapos tambangan ng New People's Army at masabugan ng landmine sa Binalbagan, Negros Occidental. Batay sa Binalbagan PNP, nag-iimbestiga ang tatlong pulis ukol sa ulat na may natagpo ang bangkay sa Sitio Nursery sa Barangay Biao. Kinalaunan ay hinarang sila at tinambangan ng nasa 12 mga rebelde. Tinaniman din ang 4 na landmine ng ambush site kung saan 2 rito ang sumabog. Agad namang naisugod ang tatlong sugatan na pulis sa ospital. Isang junk shop ang natupok ng sunog sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Nagsimulang sumiklab ang sunog bago mag-alas 10:30 kagabi na umakyat sa ikalawang alarma hanggang sa naapula ng mga bombero bago mag-alas 12 or 11 kagabi. Walang napaulat na nasaktan o nasawi sa sunog habang patuloy namang inaalam ang sanhi ng pagkalat ng apoy at ang halaga ng pinsala. Binisita ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang Kherson region kung saan nag-eensayo ang mga sundalo. Bahagi pa rin ito sa paghahanda ng Ukraine sa umunoy Russian invasion na posibleng mangyari anumang oras. Sa pagharap sa media, inamin ni Zelensky na may ibang impormasyon hinggil sa invasion ang nakakalito at naging sanhi ng pagpapanik ng mga tao. Gayunman, tiniyak ni Zelensky na handa ang kanyang bansa sa anumang mangyari. Una nang nakatanggap ng report ang Washington na posibleng mangyari ang invasion sa Ukraine sa Miyerkules. Valentine's Day na po ngayon. Ready na ba kayo sa inyong Valentine date? Nakabili ka na ba ng regalo? At alam mo na ba kung saan kayo magla-lunch date o dinner date mamaya? Kung wala pa po kayo naisip na last minute na gimmick, may handog po na atraksyon sa inyo ang isang mall sa Quezon City. Ang detalye sa report ni Bea Bernardo, Rise and Shine, Bea.
Valve is in the air na nga sa Araneta City. Talagang kikiligin ka sa mga attractions na inihanda ng isang mall dito sa Quezon City. Hindi lamang pang magkasintahan, pwede rin sa mga magbabarkada at pang pamilya. Mahilig ka bang kumuha ng picture? O kaya naman ikaw yung gustong mag-post sa harap ng camera? Sugod na sa Tunnel of Love. Maliban sa mabubulaklak na dekorasyon, may banda pang manghaharana para sa'yo. Kung hindi ka pa nakakabili na regalo para sa special someone mo, may bazaar din dito na maraming pagpipilian. Isa na nga dyan ang sweet at stuffed toy business ni Sherry. Noong February 8 po, medyo ano pa lang sila, nagka-canvas-canvas. Pero ngayon po, nagpuntahan na sila. Bukas na rin ang mga sinihan sa Naturang Mall at nag-o-offer din sila ng alfresco dining para sa mga gustong kumain. Ang magkasintang si Rodolfo at Gemma na pinatunayang love is sweeter the second time around na abutan naming namimili na mga pangregalo para sa kanilang mga anak. Kwento nila, dati na silang naging magkasintahan noon pero naghiwalay sila. Kaya naman, nang magkaroon sila ng ikalawang pagkakataon matapos ang mahigit 30 taon ay hindi na nila pinakawalan ang isa't isa at prioridad nila ang kanilang pamilya. May anak ako, apat na girls, may anak siyang lalaki isa. Lahat yun, anak na namin yung lima. Ibibili namin sila ng gift, kaya kami nandito. Kami naman nagbibigay ng love sa kanila. Dahil dumarami na nga ang taong lumalabas, mahigpit na pinapatapad ang health protocols. Kailangan pa rin nating isipin at alalahanin na may pandemya pa rin. So kailangan pa rin nating i-follow yung mga rules. Samantala, sa pagdiriwang ng Valentine's Day, paalala ng Philippine National Police na iwas PDA muna upang maiwasan na rin ang pagkalat ng coronavirus. Bea Bernardo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. At dahil ngayon po ay Valentine's Day, dumagsana sa Dangwa sa Maynila ang mga mamimili ng bulaklak. Alamin natin kay Noel Talakay kung tumaas na ba ang presyo ng mga bulaklak. Noel? Rise and shine Pilipinas, rise and shine Chi, at maligayang araw ng mga puso sa ating lahat. Tuwing sasapit ang Valentine's Day, dinarayo ang ng publiko ang Dangwa upang mamili ng kanilang regalong bulaklak. Madaling araw pa lang ng February 14, araw ng mga puso, unti-unti nang dumadagsa ang mga mamimili ng bulaklak. At isa na nga dito, si Grace Miliano na galing pang Fairview. Anya, alas 4 pa lang ng madaling araw ay nandito na siya sa Dangwa at naghanap na ng tindahan kung saan siya makakabili ng mga murang bulaklak. Inagahan na rin Anya upang hindi siya makipagsiksikan sa pagdagsa ng tao dito mamaya. Maga kami pumunta dito kasi alam namin mamaya sobrang dami na ng tao, mahirap na yung parking. Pagpunta namin talaga dito as much as possible, yun nga, ano, naka-face mask, may mga extra din kami face mask. Tapos hindi kami sobrang, pag medyo siksikan, hindi kami mapapasok doon. Samantala, ayon naman sa ilang nagtitinda dito, di pa nagbabago ang presyo ng bulaklak. Pero maaari itong bumaba pagdating ng hapon dahil marami ng supply ng bulaklak. Ngayon, kung ba, ang bintahan po ngayon, puro mga ano po na, yung mga retail na po, mga nagpapagawa na. Umaasa naman si Aling LV na dadami pa ang taong pupunta dito hanggang mamayang hapon upang mamili ng bulaklak. Samantala, ang 20 dozena ng local na rosas ay 900 pesos. Ang bouquet ng rosas ay nasa 2,000 pesos. Ang equatorial rose ay nasa 5,000 pesos ang isang dozena, habang 2,000 pesos naman ang 6 na piraso. Ang Malaysian mums ay nasa 200 pesos ang isang dozena. Ang carnation, 400 pesos kada 10 piraso. Sunflower ay 40 pesos kada piraso. Maliban sa mga bulaklak, mabibili rin dito ang mga balloons na hugis puso at mayroong iba't ibang kulay. Pagdating naman sa daloy ng trapiko, medyo mabagal na ang takbo ng mga sasakyan dito papasok sa Dangwa. Pagdating naman sa panahon, medyo makulimlim na may pag-ambon na kasama. Kaya naman, ating payo sa mga pupunta dito ngayong araw, magdala ng payong o mga panangga sa ulan. Noel Talakay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Maraming salamat, Noel Talakay. At samantala, nagpapatuloy ang pagtuturok ng bakuna laban sa COVID-19 sa lalawigan.
Sa araw na ito, nakatakdang bakunahan ang mga batag na sa edad 5 hanggang 11 taong gulang. Si Luisa Erispe sa Italia Live. Rise and shine, Luisa! Rise and shine, Aljo. Rise and shine, Pilipinas. Aljo, kasabay nga ng iba pang lungsod at probinsya sa buong bansa, magsisimula na rin magturok ng 5 to 11 years old o pediatrics ang Santa Rosa, Laguna ngayong araw. Isa sa gawa sa isang mall sa lungsod ang pagsisimula ng pediatric vaccination sa Santa Rosa, Laguna. Mahigpit naman ang proseso bago mabakunahan ang isang bata. Dapat pre-registered ito at bawal ang mga walk-in. Dapat kasama din ang magulang o guardian. At dapat ay hindi lang magulang ang papayag na magpabakuna, kundi pati na rin ang mga bata. Ayon sa lokal na pamahalaan, umaasa sila na sa tulong ng bakunahan sa mga bata na isasagawa ngayong araw, unti-unti nang makakabalik sa eskwelahan ang mga kabataan at malaya ng mga kapasyal sa mga mall o iba pang pasyalan. Samantala, bukod naman sa mga mall, may mga parke at iba pang vaccination site na gagamitin ang Santa Rosa LGU para sa pediatric vaccination. Aljo, dito sa Santa Rosa, Laguna, kasabay din nung National Vaccination Days o bayanihan bakunahan, bukod sa mga binabakunahan na 5 o babakunahan ng mga 5 to 11 years old ngayong araw, tuloy-tuloy din ang kanilang pagbabakuna ng booster shots at pati na rin yung iba pang priority groups dahil mahalaga nga na maging fully vaccinated ang lahat ng individual at magkaroon din ng booster shots dito nga sa lalawigan ng Laguna, particular dito sa Santa Rosa. At yun muna ang latest mula rito sa Santa Rosa, Laguna. Balik muna sa iyo, Aljo. Maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, balikan na natin ng tanong ng bayan na ano nga ba ang pag-ibig para sa iyo? Hindi pwede kami lang ni Dayan ang sumagot. Ah. Dapat Tito Alj and Joey and of course Fifi. What is love? Si Fifi muna. Okay. Oh, si Fifi muna. Oh, oh God. Si Fifi muna. Sige. Sige. Love. Yeah. Ito yung hindi lang natin nakukuha sa mga tao nagpapasaya sa atin romantically. Ito yung nakukuha natin sa mga tao nagbibigay sa atin ng friendship. Uh-huh. Nakukuha natin sa ating pamilya. Nakukuha natin sa mga taong nakikilala natin or bagong tao na nakikilala natin. So because of them, mas nakukompleto tayo. And that's love. And love is, ito yung higit sa lahat. Uh-huh. Diba? Higit pa rito sa kung ano sa lalamunan ko ngayon. Naiyak ka ba o ano? Naiyak! Bakit? May iniibig ka ba? Ano ba? February 15 ba ngayon? Bukas ang araw ng sweldo. Bukas, oo. Pero ano yung onti mga tao ngayon? Wala masyado nag-date. Ano bang importante sa atin ngayon? Bulaklak, regalo, o ano? Pera. Ay, talaga pera. Pera talaga, no? May survey, ha? Mas... Si Joey muna, tanongan natin. Joey. Anong pag-ibig para sa'yo? Si Joey muna. Well, unang-una, good morning! Yeah! PTV, good morning mga ka-RSP. Palakpakan yun. Pagkatapos, ito yung sagot. Hindi, para sa akin, ang pag-ibig ay yung buhay ba mismo. Love is life in itself. Nasabi nga ni kumpare kong Mahatma Gandhi, where there is love, there is life. Yun ang pinakamalaki nating mission sa buhay. Ang magmahal at mahalin. And it doesn't have to be romantic all the time. Ayan. Ay, tatay ko yun si Mahatma Gandhi. Gusto ko yung life. Oh. The buhay. Ikaw naman, Tito. Pero practical dapat yun, di ba? May survey nga. Ne? Mas uunahin yung kalusugan. Oo. Instead of mga regalo, bulaklak, or pagmamahal. Ang sinasabi niya dahil may pandemya eh. So kalusugan muna. Paano ka naman magmamahal kung may sakit ka na? Oo. So unahin muna natin ang ating health. Yan, ha? At dahil Valentine's Day ngayon, dapat magmahal po tayo. I-boost natin ang pagmamahal. Alam niyo kung bakit? Bakit? Mahal na po ang gasolina ngayon. Oh, pag magmahal ng gasolina, magmamahal na rin ang mga basic commodities. Ha? Pero mahal na rin ang rosas. Mahal na rin ang rosas. Tama, mahal na rin ang rosas. Di ba? Kaya ibuusin natin ngayon ang pagmamahal. Huwag natin antayin na maunahan tayo sa mga presyo ng mga pangunay bilid. Pero para sa akin, ang pagmamahal talaga, respeto yan. Respeto yan. May iba kasi dyan na parang nawala na ang pagmamahal, at least meron pa rin respeto. Okay. Kasi masusustain pa rin, nandun pa rin yung
Tatawag niya, kinikilig. Yan, si Diane mukhang kinikilig na. Oh. May surprise kami para sa inyo, mga KRSP, at para sa iyo na rin, Fifi. Dahil may mabasa sa inang live via Vimeo. Sino kaya yan? Makakausap natin siya ng live! Good morning, guys! Sa Pasig pa galing yan, ha? Mga nasa dito ng titi. Sa Pasig yan! Familiar! Saan ka? Live from Pasig. Pasig! Ah, Pasig nga! Dito lang sa tabi-tabi, malapit sa inyo. Ano ang pader ng PTV yan? Ayan, good morning! De, sa ano yan? Saan ka ba? Okay. Dito lang malapit. Pero Tito Alch, bago yan, good morning mga ka-RSP. Nandito ako para batiin ng Happy Valentine's Day. Uh-huh. Yung isa dyan, na labis at sobra-sobrang magmahal. Hindi lang sa mga aspect, as you guys mentioned. Grabe siya magmahal sa trabaho, sa kaibigan, sa mga estudyante, sa mga alaga, sa mga familiar yung look na. Nasa Pasig City Hall ka na yun. Sobrang city ko pa naman birthday. Pasig City Hall sa Visayas Avenue. Oh, ako? Wala grabe! Naghang na! Hindi ko kineri! Nawala yung signal. Tiyo, si Bex, 10 to 5 minutes. Alam mo, nandito ka na sa loob. Happy birthday, Fifi! Thank you! Kaya pala parang naiiyak si Fifi kanina. Hindi kanina, kinakausap ko si Ma'am Reg. Sabi ko, kailan ba babalik si Gab? Mabalikin na natin. Oh my! Wow! Ganda ng sapato, no? May miss you! May chocolate! Ito yan! Happy Valentine's Day! Akala ko akin lang yan eh! Kakagaling ko lang po sa injury. At muli tayo nagbabalik live dito sa studio. At sakto pa Hearts Day. Yes. So, makasama ka namin lagi? Depende yan, kila ma'am. Hindi! Pero, siyempre, mga Hearts ko nagbabalik tayo. Thank you! Happy Hearts Day, mga Hearts Day. Ito ba yung, gimmick lamang? Gabi ka sa puso mo talaga. Kasi naniniwala ako, narinig ko lahat eh. Yung definition, true love is not just romantic, di ba? We celebrate love in all forms. Sa pagiging katrabaho, kaibigan. Kaibigan. It's a day to celebrate love, mga ka-RSP. Agagang asim, ha? Let's express our love to those people who are most important to us. Yung mga importanteng tao sa atin, hindi lang sa ating mga jowa. Yan. Hindi ko matanggalin ngiti ko, kinikilig ako. Gusto niyo ba umalis na ako dito? Dito, si Joe yung ano ko, yung chocolates. Thank you, Thank you. At saka yung kanina yung pagkanta ko, nag-voice lessons pa kami kahapon ni Direk Chito. Kahit Sunday. Direk, salamat at tinuruan niya ako dun sa Chempo. Sa voice. Ano ko ba, kahit sinterado ko pa, mahal pa rin kita. Gap, saan ka pagaling? Ba't nawala ka? Nag-ano tayo sa kampanyahan dito, Alche. Pero muna lang, sinahanap ka ng mga fans mo. Tayo po ay tumakbo bilang City Council sa Pasig. Pero sa ngayon, we have to prioritize more important things like our family, ang sarili ko, pero tuloy-tuloy ang serbisyo sa SK. At syempre dito sa PTV, sa Schoolmates, every Thursday po yan. At sa Rise and Shine Pilipinas, araw-araw tuwing umaga, ang ating morning show para sa bayan. Welcome back! See you all tomorrow, ha? Dito po sa morning show ng bayan. Siyempre, ano ito? Ito ang Rise and Shine Pilipinas! At
siya ay nakausap. Ako ay parang nasa ulap. Nang ako'y kanyang titigan, sa puso ay anong sarap. Pagkasama mo siya ay ligaya.